Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pasado alas 12 ng umaga nang maihatid ni Martin si Claudine sa kanyang bahay. Naroroon na ang kotse niya na ipinahatid nito sa isa sa mga driver sa mga opisina. Kasabay na rin nilang umuwi si Nahiling at Millie na present din sa engagement party. Niyaya pa niyang pumasok si Martin sa bahay pero tumanggi na ito. Alam niyang pagod na rin ito sa dami ng pakulong ginawa para lamang maging memorable sa kanya ang kanyang 30th birthday. Tomorrow, free ka ba? I was thinking maybe we could go and look for a wedding ring. Magpapa-appointment ako sa Panelios bukas ng umaga. May appointment ako kay Johnny Martin. Alam mo naman, may party rin ako sa Sunday para sa housewarming ko. Unexpected naman kasi ang proposal mo. So, I did make plans. That's alright. If ever, sa weekdays na lang tayo magpunta para makapamili ka na. Saka mo ipakita kay Johnny kung ano ang mapipili natin. Baka magkaroon siya ng magandang idea for the wedding theme. Oo nga. Ani ang pilit na ngumiti na lang. Hindi niya alam, pero tila hindi maubos-ubos ang excitement ni Martin sa lahat ng bagay na may kinalaman sa napipintong kasal nila. Of course, excited din siya, pero marunong din naman siyang mapagod. May naisip ka na bang designer na gusto mong tumahin ng wedding gown mo? Wala pa. I'm still reeling from all the excitement of this evening. Kailangan ko muna sigurong magpahinga. It's been a long day. I understand. Ngumiti ito at hinalikan na siya sa pisngi. Umibis na siya sa kotse nito at nagpaalam na. Inihatid niya ng tingin ang papaliyong kotse nito. Nang mawala ayon ay tumalikod na siya at sumunod na kinahiling at mili. Bukas ang mga ilaw sa buong bahay pero sa kusina lang niya naririnig ang tinig ng dalawa. Umakyat na siya sa kwarto niya pagkatapos mag-goodnight sa mga ito. Pagod na pagod siya. Tipsy pa sa dami ng toasts na ginawa para sa kanila ni Martin. Pakaramdam niya ay emotional drained din siya dahil naubos ang buong araw na iyon ang lahat ng energy niya. Pagbukas niya ng ilaw sa kwarto, natigilan siya nang makita ang malaking red rose na bukang-buka ang mga petals. Nasa sahig iyon sa harap niya. Parang binundol ang kanyang dibdib. Nag-iba bigla ang kanyang pakiramdam. Napako ang tingin niya sa rosas at naalala niya ang pumpo ng mga red roses na tatanggap niya mula kay Bojo 10 years ago. Hiling! Mili! Paulit-ulit na tawag niya sa dalawa. Bakit ho? Tumakbo ang mga ito paakyat sa kanya. Ano yan? Anong ginagawa niyan dyan? Masahol pa sa dumi ang reaksyon niya sa bulaklak na animoy pinandidirihan niya. Sabi ko na sa'yo huwag ka nang maglalagay sa loob ng kwarto ni ma'am. Ani Mili, sabay siko kay Hiling. Bakit may roses sa kwarto ko? Kuan, naglagay ho ako ng 2 piraso kanina. Sobrang dami ho kasi. Sabi ni Mili tanggalin ko na lang daw dahil baka magalit kayo pero... Ibinilin ko na yun, diba? Tumango ang mga ito. Nagmamadaling nilapitan ni Hiling ang bulaklak. Pasensya na ho ma'am, itatapon ko na lang ito. Sandali. Ani ang tiningnan ang bulaklak. Nang hawak na iyon ni Hiling, biglang naging ordinaryo na lang ang tingin niya roon. Hindi na siya natakot and she felt foolish for thinking na masamang premonition iyon dahil lang may aksidenteng nahulog na rusa sa heg. Ngayong may explanation na iyon, kumalma na siya. Bakit mama? Kawawa naman yan kung itatapon niyo lang. Mabuti pa ilagay niyo sa isang vase at ipwesto na lang sa dining table. Akala ko ho ay ayaw niyo ng roses. At least, maaalala ko si Martin pag upo ko pa lang. Isang piraso lang naman yan after all. Sige ho. Nalilitong sabi ni Mili. Nagpaalam na uli ang dalawa at iniwan na siya. Pumasok siya sa kwarto na medyo niya nerbiyos na hindi niya maipaliwanag. Baka may makita na naman siyang rose sa ibang bahagi ng kwarto. Nang masigurong wala, pumasok na siya sa banyo at nag-shower. Medyo gumaan ang pakiramdam niya pagkatapos, pero lalo lang siyang inantok. Pagkasuot ng kanyang pajama, nahiga na siya at binalot ng comforter ang sarili. Yumakap siya ng mahigpit sa unan.
Pumikit siya at binalikan ang lahat ng nangyari sa birthday niya. It was unforgettable. Ngayon ay kailangan naman niyang ihanda ang kanyang sarili sa pag-aasikaso ng kanyang kasal. It had to be something special, dramatic, para mapantayan o mahigitan ang bonggang ballet proposal ni Martin. Baka sa halip ng housewarming ang pag-usapan nila ni Jackie at Paulina bukas, ay mauwi na yun sa kanyang wedding plans. Since si Jackie lang naman ang kukunin niyang wedding planner. Hindi pa niya alam kung gaano kabongga ang wedding na gusto ni Martin, kung gaano karami ang guests, at kung sino-sino ang mga yon. But it should be super special. After all, alam niyang minsan lang siyang magpapakasal dahil forever na yun para sa kanya. For better or for worse, for richer and for poorer, etc. At kung hindi rin lang naman si Martin ang groom, huwag na lang. Napangiti siya sa isimping iyon kahit hindi na niya mapigilan ng antok, hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Pero bakit sa kanyang panaginip ay paulit-ulit niyang nakita ang rosa sahig na sa halip na idispatsa niya ay dinampot niya at niyakap? Paulit-ulit na iyon lang ang eksena sa panaginip niya sa buong pagtulog niya. Ang lintik na red rose na iyon. Nasa mid si Bojo sa iniinom niyang kape. Martes ng umaga noon. Dalawang katok lang sa pinto ng bahay niya ang kanyang narinig pagkatapos ay bumukas na iyon agad at nagpasukan ng apat na uniformadong lalaking nakabarong. Kasunod ng mga ito, si Governor Rovic Baranya nakakukunot ang noo sa likod ng shades na suot nito. Napaubo siya, sabay-bayo sa kanyang dibdib. Pumasok sa ilong niya ang mainit na likito. Napaluha siya roon. Humigup uli siya pero napaso na naman ang dila niya dahil nakalimutan niyang umuusok pa iyon sa init. Tumayo si Governor sa harap niya. Saka tinanggal ang shades niya na suot. Ambrosio Gomez. Governor? Lalo siyang napapaubo pero pinipigilan niya iyon. Ikuha nga ninyo ng tubig ito. Inis na utas nito sa mga bodyguard na nagkukumahog naman sa pagtalima. Sakalang lumuwag ang dibdib niya pagkainom. Humarap siyang muli sa governor na kanilang lilawikan. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Nalaman ko na ayaw mo raw panagutan ang pagbubuntis mo sa anak kong si Eleanor. Anito sa manikas sa tinig. Pinili niyang huwag sumagot agad. At ipinagkakalat mo pa raw na kung sino-sino ang pinapatulan niyang lalaki. Lalong hindi siya umimik. Matino ang anak ko at ikaw lang ang lalaking pinatulan niya. Umiiyak ang anak ko dahil ayaw mo na nga siyang pakasalan. Sinisiraan mo pa siya. Nanatili siyang tahimik. Hindi namin pinalaki si Eleanor para pumatol sa kung kani-kanino lang. Sa mga madre nag-aral ang aking anak, ipinadala pa namin siya sa isang prestigious finishing school sa Switzerland. Wala kaming maling itinuro sa anak kong yun, kaya sino ka para tumanggi at pagbintangan ng kung ano-anong kahalayan ng anak ko? Hindi siya sumagot. Sumagot ka! Napipiko ng sigaw nito. Mawalang galang na ho, Governor Baranya. Pero ako rin ho ay may mga magulang. Sa private school ako nag-aral at kinuha ko ang university degree ko sa pinaka-prestigious university sa Japan. Bukod ho roon, tinuruan ako ng value sa mga magulang ko at isa sa mga iyon ay huwag magsinungaling. Anong ibig mong sabihin? Na totoong sinasabi mo tungkol sa anak ko? Nagpalakpakan ng lahat nang magpakita sila sa mga ito. Sa tuwa niya ay itinaas niya ang kanyang kamay para ipakita sa mga kumikislap na engagement ring na hindi pa nag-iinit sa kanyang daliri. Lalong lumakas ang palakpakan, ang sigawan, ang sipol pati na ang tawanan. It was a very happy and festive affair na hinding-hindi niya makakalimutan. Nagyakapan at naghalikan na naman silang magnobyo para ipakita kung gaano sila kasaya sa engagement nilang iyon. Sakalang niya na mataan ang mga magulang niya. This is a private property. Trespassing ho kayo kung tutuusin. Trespassing din ang ginawa mo sa anak ko. Tapos ngayon, ay ayaw mo siyang pakasalan? Tinatarantado mo na nga si Eleanor, ikaw pa ang mayabang. Consenting adults ho kami ni Eleanor, Governor Baranya. Ngayon pa lang, humihingi na ako ng dispensa dahil hindi ko talaga mapapakasalan ang anak ninyo. Bakit? Dahil sa sinasabi mong kasal ka na sa ibang babae? Wala sana siyang balak sabihin dito ang tungkol sa marriage status niya. Naisip niya agad ang Tito Albert niya. The brute didn't waste time na iparating kay Eleanor ang lahat ng napag-usapan ng tribal council. Oho, madaling gawa ng paraan yan,
hindi yun problema. Bago pa lumaki ang tiyan ng anak ko, maipapaanal ko ang kasal na yon. Wala ho akong balak ipawalang bisa ang kasal ko. Aniya sa matigas na tinig. Naiirita na siya sa paninigaw nito sa kanya sa sarili niyang pamamahay. Hindi mo pakakasalan ng anak ko? Pinagtaasan siya nito ng kilay. Hindi ho. Bakit ayaw mo siyang pakasalan? Dahil gusto kong magkabalikan pa rin kami ng asawa ko. 5 taon nang wala yon, iniwan ka na nun at hindi ka nababalikan. Problema ko na ho yun, Gov. Nairitang dinampot niya ang cellphone niya, pero idadial pa lang niya ang telepono ng security ng hasyenda ay timing naman na pumasok din ang mga kalalakihan sa loob ng bahay niya at doble ang dami niyon kaysa sa mga bitbit ni Governor. Gaya nga ho ng sinabi ko, consenting adults kami ni Eleanor. At kung gusto niyong malaman, gumamit ho ako ng protection on, kaya wala ho akong duda na hindi ako ang ama ng ginadalang anak ninyo. Besides, kausapin ninyong mabuti ang anak ninyo dahil walang instance na nakita ko yun na hindi lasing at may mga kasamang grupo ng kaibigan niya, lalaki at babae. Silang mas madalas magkakasama. Baka naman isa sa mga yun ang, tama na! Nanggigigil na sikmat nito sa kanya. Ikaw ang itinuro niya, kaya ikaw ang ama ng bata. Kapag hindi mo pinakasalan si Eleanor at naging katatawanan kami sa buong probinsyang ito, hindi ako mangingiming durugin ang buong pamilya ninyo. Subukan ninyo, ilang buwan na lang naman at eleksyon na. Inis na balik niya rito. Tumigil ang diskusyon nang pumasok ang Lolo Valentinia. May problema ba rito? Napatingin dito ang gobernador. Hindi nakapagsalita ang huli sa harap ng lolo niya. Nahiya ito dahil alam niyang hiningan din ito ng pinansyal na tulong si Lolo Valentin sa pangangampanya nito noon. At walang hinihinging pabor ang lolo niya mula rito kaya hindi ito makaangal ngayon. Magandang umaga ho, Senyor Valentin. Nakikipag-usap lang ako sa apo ninyo tungkol sa anak ko. Nakapag-usap na kami tungkol dyan. Iginagalang ko kung ano ang desisyon ni Bojo tungkol sa bagay na yan. Agrabyado naman ho ang anak ko. Isang tingin pa lang sa lolo niya ay kita na ang disaprobadong opinion nito sa sinabi ng kausap. Pagkatapos ay tinignan siya nito na tila pinapalabas pa na siya ang malulugi kapag pumayag siyang maikasal sa anak ng gobernador. Huwag mong gawa ng problemang ibang tao, Rovic. Tapos nang usaping ito. Kung wala ka ng ibang sasabihin, mabuti pang umalis na kayo. Hindi makatanggi si Governor Berenya. Nanlilisik ang mga mata nito nang muli siyang pukuli ng tingin. Huwag mo lang kalilimutan ang sinabi ko sa'yo. Pigil ang galit na sabi nito. Saka nagpaalam na at umalis kasama ang security nito. Nang maiwan silang mag-abuelo roon, napatingin na lang siya sa matanda. Sigurado ka pa talagang hindi mo anak yon? Tanong nito. Sigurado, Lolo. Narinig ko yung ilang sinabi niya. Paano niya na lamang gayitong tayo-tayo lang ang nakapag-usap tungkol kay Eleanor? Baka dapat si Tito Albert ang tanungin natin, Lolo Valentin. Napailing ito. Makakatikim sa akin ang lalaking yon. Huwag mo nang problemahin yon, Lolo. Magkape ka muna rito. Tsaan na lang. Naiwan ko ng aking pag-inom sa harap ng hardin at nag-iiyakan si Namulina dahil patay ka na raw dito. May ranin daw silang putukan. Lumapit ito at umupo sa kaharap niyang Celia. Natawa siya sa sinabi nito. As always, exaggerated na naman ang kwento ng lupo ng mga katulong nito. Lalo na si Molina, na mas malaki pa ang mga tainga kaysa sa buong karada. Lumabas na ang mga bantay na kasama nito, pero hindi na ito umalis sa harap ng bahay niya. Matagal na nanatili ito roon. Pinag-usapan nila ang mga sinabi ni Governor Berenya sa kanya. May problema na bang mabigat na parating sa ating mga bita? Pagtatagpuin na ba sila ng tadhana? Anong magaganap sa kanilang bigla ang pagkikita? Iyan ang ating pakaaabangan mamaya na mga kafelisidad. Huwag kayong mawawala. Abangan!